Hello guys! Welcome back to our channel. Today's video guys ay ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng diffuser at essential oil sa ating tahanan. So, ito guys ang ating diffuser. Ayan. Ito siya guys. Nabili siya. Pwede siyang bumili ng one set. Kasama na po yung essential oils. Ayan po. Ito. Meron siyang cream for massage. Meron. Ito po yung kanyang mga essential oils po. Ayan. Iba-ibang essential oil po siya. Bali, one set po siya. Kasama siyang bag. Ayan. One set po siya sa doTERRA po. Ayan. doTERRA. Baka naman. Char lang. Ayan guys. So, itong diffuser guys ay gagamitin natin pang diffuse sa essential oils guys. Kasi ito ay nakakatulong sa ating kalusugan itong diffuser at itong essential oils guys. So, ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito gamitin. So, syempre ito bubuksan muna natin. Ayan. Open natin. Add tayo ng water. Ito guys. Ayan. Hanggang dito lang guys yung level ng water natin. Para hindi siya mag-overflow. So, ayan. Nakasaksak na siya guys. Ito. At ngayon guys, ang gagamitin natin ay ang tangerine essential oils. Ito. Saan ba yun? Parang ito guys, tangerine. Last time guys, yung ginamit ko ay yung oregano. So this time guys, yung gagamitin natin ay tangerine. Tangerine essential oils guys, ay maganda rin po yung kanyang health benefits, lalo na sa ating mga meron tayong anxiety, meron tayong depression, makakaranas tayo ng depression, ng stress, nakakatulong po ito at meron tayong insomnia, ayan, hirap tayo sa pagtulog, marami tayong iniisip, stress tayo, nakakatulong po ito. Kung wala naman po tayong diffuser, pwede po natin itong i-drop sa 1 glass of water, pwedeng 2 drops or 3 drops at inumin po siya. Pero kung meron po tayong diffuser, pwede po natin siyang i-diffuse. Ayan. 3 drops po or 4 drops ang ilalagay natin dito sa diffuser. Pero kung, at pwede rin po ito siyang directly inhale and diffuse. Ito. Ito po siya. Ito po yung gagamitin natin ngayon. Ito po yung i-diffuse natin. So, maglalagay po tayo ng 3 drops. Four drops na guys para mabango at ma-absorb natin at mag-spread dito sa ating bahay itong tangerine essential oils. Maganda po yung health benefits nito guys. So, eto na guys. I-press natin tong timer. Itong timer guys, meron siyang 1 hour, meron siyang 2 hours, and 4 hours. So, nasa sayo kung ilang hours mo siya i-press or gagamitin. Sa akin guys, is 4 hours ko siyang gagamitin. So, ito. Cover muna natin to. Ouch! Pagod ako. Basta siya. Dandahan lang po yung paglagay natin ng tubig para hindi po siya matapon. Close po natin ng maigi para pag nag-boil yung water or hindi siya mag-overflow. So, ayan. Ayan, guys. And then, i-on po natin siya.
Once na nag-light na po siya, ayan, naka-on na po yan. Ayan, may light na po siya. Press pa po natin ang isa para sa 4 hours. Ayan. Ayan. May dot po yan siya na green. Ayan. Pag na-press niyo po siya, may dot siya. May ilaw po siyang green. So, pag nasa 1 hour siya, doon siya mag-stop. Pag nasa 2 hours siya, mag-stop din po siya. Pero, sa 4 hours ako, so dito siya nag-stop sa 4 hours. So, hintayin lang po natin siya hanggang 4 hours. Pwede tayong matulog at alam naman po natin kung anong oras siya matatapos or pwede tayo habang naglilinis ng bahay. So, i-on lang po natin yung ating mga aircon. Kung wala naman tayong aircon, pwede natin i-on yung mga electric fan. Ayan. At hayaan lang po siya dyan. Mag-spread lang po yan siya sa bahay natin. At ma-absorb din natin ito. At pwede po natin siyang ilagay sa sala kung tayo ay naglilinis. At ito po ay sa nailagay ko sa aking kwarto. Ayan. Pagka sa ating kwarto, close lang po natin yung mga pintuan, mga bintana. Kung naka-electric fan tayo, kung naka-aircon, ganun din po, i-close lang natin. So, ayan. Hintayin lang po natin siya hanggang matapos. So, maganda po itong diffuser kasi nakakatulong ito sa ating kalusugan. Lalo na ngayon tag-ulan, uso yung ubo at sipon. So, pwede tayo mag-diffuse ng essential oils dito. Gamit yung iba't ibang klase ng essential oils. Pwedeng lemon, pwedeng oregano, pwedeng tangerine, pwede rin frankincense, guys, magandang oil. Essential oils, pinakamahal siya. Nasa around 400 ringgit. Nasa sa peso po eh, nasa 4,000 plus. Direct. Half plus. Nag-massage. Yan. Ito. Maganda po ang frankincense. So, hindi po lahat ng essential oils ay pwedeng i-diffuse. So, selected lang po. Ayan. So, katulad ngayon, ito yung ginamit ko, yung tangerine. Ayan, pwede siyang i-diffuse. So, again, hintayin lang po natin to siya. Ito po yung kagandahan ng diffuser. Makakatulong ito sa ating kalusugan, sa ating tahanan. Maganda po yung effect nito. At, lalo na po ngayong pandemic, ayan, nakakatulong ito para mag-protect ito sa ating mga virus. Ayan, protect sa mga virus, sa mga bacteria. Ayan, i-on lang po natin yung ating diffuser kasama yung essential oils, guys. So, sana guys ay matry nyo ito sa inyong tahanan, yung itong diffuser. Pero kung wala naman po kayong diffuser, may essential oils kayo, pwede nyong gamitin yung essential oils pang directly inhale, pang lagay doon sa baso at inumin, like ng oregano or lemon. Pag nagluluto naman tayo, guys, at gusto natin mag-diffuse, pwede natin gamitin yung lemon essential oils. Kasi ang lemon essential oils ay nakaka-cleanse din po ng mga amoy ng ating niluluto. Mga oily sa mga table natin, pwede natin cleanse din yon. At gamitin pang diffuse. So, itong diffuser ay ating purifier din po, air purifier. At yung ating mga essential oils ay malaking tulong din po sa ating kalusugan. So, ito po yung kagandahan ng diffuser sa ating tahanan. So, sana ma-try nyo itong gamitin at bantayan nyo lang po kasi pwede po siyang mag-overheat once na wala na po siyang water sa loob. Or matutuyuan din. Pag natuyuan po siya, pwede siyang mag-overheat. So, babantayan po natin at alamin kung ilang oras po tayo nag-set ng timer kasi pwede siyang mag-overheat at huwag po masyadong maraming tubig. Hanggang dito lang po yung level ng tubig natin para hindi siya mag-overflow habang nag-purge yung ating tubig. So, ganito lang po, guys, kasimple at kadali ang gumamit ng diffuser sa ating tahanan gamit ang essential oils or tangerine essential oils, guys. So, napakaganda po gamitin itong diffuser. Maganda po yung kanyang health benefits sa ating
kalusugan. Nakakatulong po talaga, lalo na ngayong pandemic. Ito kailangan natin, guys. Gamitin natin sa kwarto natin, sa sala, habang tayo ay naglilinis. Ayan, guys, ang purpose ng diffuser. Antibacteria, air purifier, ayan. Malaki ang itutulong niya, guys, sa ating kalusugan, sa ating tahanan, guys. So, share ko lang din po yung aking konting nalalaman. Hindi naman po ako gamang kagalingan dito sa mga ganitong product or experience sa paggamit ng diffuser at ng essential oils. Share lang po yung aking konting nalalaman sa inyo at sana po makatulong ito sa inyo. Matry nyo rin po sa inyong tahanan gamit itong diffuser at essential oils. So, ayan po, guys. Hintayin lang po natin siyang matapos. Ayan. Kumukulo na yan. Nagbo-boil na po yung ating tubig. So, hanggang sa matapos po yung ating timer. Ayan. Kusa po siyang mag-i-stop. Pag na-reach nyo na po yung 4 hours, kusa po siyang mag-i-stop. Ayan. So, yan po yung kagandahan ng diffuser. Ayan siya, guys. At huwag po natin kakalimutan na yung oras natin para hindi po siya mag-overheat. So, habang tayo nagpapahinga, natutulog, i-on lang po natin siya. At presko po ang pakiramdam, nakakapag-relax. Nakakapag-relax tayo. At syempre, ito ay nakakatulong sa ating mga kung tayo ay stress. Yun. Malaki pong may tutulong ito, guys. So, ganito lang siya, guys. Pagka yung tapos na-reach nyo na yun, tapos mo na siyang nagamit, guys, minsan may natitirang tubig, so okay lang po yun. Pero yung may time naman po, guys, na nauubos yung tubig niya, so yun lang, dapat i-maintain nyo rin yung paglagay ng tubig sa diffuser. Kumbawa, katulad sa akin, 4 hours, so dapat hanggang 4 hours meron siyang tubig, hanggang sa ma-reach nyo yung 4 hours ay meron pa siyang tubig, kasi minsan natatapos siya, hindi pa na-reach yung oras natin, wala ng tubig. So dapat ay yung tubig natin ay aabot doon sa ating pipe. So yun, dapat i-check nyo rin yung tubig nyo bago ma-reach yung 4 hours natin or yung 2 hours. So ganun lang, guys. Lagi nyo i-check yung tubig na ilalagay nyo dito sa diffuser. Kung aabot ba doon sa time na nilagay nyo. Dapat i-check nyo yung amount ng tubig na ilalagay nyo sa diffuser. So, para hindi siya matuyuan at mag-overheat. Kasi pag once na natuyuan siya, mag-overheat siya. At kaya dapat tamang-tama lang yung tubig na ilalagay natin hanggang ma-reach yung 4 hours, guys. So, habang nagpapahinga tayo, natutulog, naka-on lang yun siya, guys. Hanggang sa ma-reach yung 4 hours, 2 hours, or 1 hour, kusa siya mag-i-stop. So, mas maganda kung eksakto rin yung tubig na nilalagay nyo. So, ganun lang, guys, ang paggamit ng diffuser. So, sana nagustuhan nyo yung aking video. At thank you for watching. Ayan, guys. Bye-bye. Thank you for watching, guys.